Mr. President, your Committee on Civil Service, Government Organization and Professional Regulation, together with Government Corporation and Public Enterprises and Finance, is honored to sponsor this afternoon Senate Bill Number 2444 under Committee Report Number 134, which seeks to lower the optional retirement age of government workers from 60 years old to 56 years old. Amending for the purpose of 13-A of Republic Act 8291, otherwise known as the Government Service Insurance System Act of 1997, Mr. President. Kasama nina Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Majority Floor Leader Joel Villanueva, Senator Sunny Angara, and Senator Chiz Escudero, at Senator Win Gatchalian, tayo po ay naghain ng panukalang magbibigay ng opsyon ng mas maagang pagre-retiro para sa mga kawani ng gobyerno. This is our response to the clamor coming from our dear civil servants who, if given the option, would wish to enjoy their retirement days at a much earlier time. Our counterparts in the House of Representatives have already passed this measure on third reading, Mr. President. It is now our turn in the Senate to listen to the appeal of our dear civil servants. The welfare of civil servants has long been part of our advocacies. Walang mintis, mula pa noong aking unang termino bilang senador ay pinakinggan, tinugunan na natin ang mga pangangailangan at isinusulong ang kapakanan ng ating mga lingkod bayan. The United Nations Principles for Older Persons of 1991 acknowledges the necessity of instituting policies for the elderly. It states that older persons should be able to participate in determining when and at what pace withdrawal from a labor force takes place. And it is in the spirit that we propose this measure. Sa mahabang panahon ng konsultasyon para dito, ay binalanse ng komite ang kakayahan ng Government Service Insurance System o GSIS bilang tagapamahala ng kontribusyon ng mga kawani ng gobyerno sa kanilang pagbibigay seguridad sa nasabing pondo sa isang banda at ang kalayaan naman ng mga miyembro nito na magdesisyon ukol sa kanilang pagre-retiro sa kabilang banda. Malinaw din sa naganap na pagdinig at technical working group meetings na katulad ng mga lingkod bayan, ang Civil Service Commission, CSC, ay sumusuporta at nagtutulak din ng panukalang ito. Nandiyan po sila sa ating likuran. The hearing and the TWG meetings conducted by the committee revealed not only the earnest desire of the government workers to be given the option to retire earlier, but more importantly, the true numbers which unveiled the lowering the optional retirement age and will not be to the detriment of the GSIS, Mr. President. Ang edad na 56 ay maihahambing nga sa edad ng pagre-retiro ng ating mga sundalo at pulis. At tinitiyak po ng inyong komite na ang lahat ng ito ay mga konsiderasyon na inaral at tinimbang upang makalikha ng isang panukalang didinggin ang ating mga lingkod bayan na hindi naman ikapapahamak ng GSIS. Mismong GSIS na po ang nagdeklara sa nasabing TWG meeting na hindi ikamamatay ng GSIS kung isasabatas ang panukalang ito. No less than the GSIS data shows that even as the law now stands, most of those who avail of the optional retirement wait for an average of 2 years after they become eligible. Dito nga po sa atin mismo sa Senado, not even 2% retire at the age of 60.
We can thus safely assume that still a very little percentage will avail of this option when we amend it, leading to no other conclusion but that the actuarial life of GSIS will very minimally be affected, if at all. Linawin natin, ito ay pagbibigay laya na makapagretiro sa mas maagang edad. We give them the choice. Ang mga datos mula sa CSC ay nagtatala na nasa halos 18% lamang o wala pa sa isa sa bawat lima na kasalukuyang bilang ng mga kawani ang nasa edad na 56 pataas. Kalakip na pananggatos na ito ay ang mababang bilang ng ating mga kawani na may edad na 60 na humihiwalay o humiwalay sa serbisyo sa anumang dahilan. Ito ay halos 3% lamang o 50,000 lamang sa halos 2 milyon na kabuo ang bilang ng mga kawani sa nakalipas na 3 taon. These numbers only strengthen our position that the granting of this privilege will not cause fatigue to the actuarial life of the GSIS, given that they only comprise a small percentage of the total number of the civil servants. Even assuming that half of them will avail of the new optional retirement, that will total to barely 9% of the entire population of government workers. But even then, that would be an absurd speculation because of the trend as it now stands. We reiterate, only 3% of the total population of those eligible for optional retirement of age of 60 years old avails of the option. After having heard our stakeholders of their positions on the matter, the committee deemed it prudent to report out this measure, Mr. President. Medyo pinapawisan ako. Which only seeks to lower the optional retirement age while retaining the current mandatory retirement age of 65 years. This strikes the balance between giving our civil servants the option to retire earlier while ensuring that the actuarial life of the GSIS remains protected. This proposed measure is a consolidation of several proposals seeking to cover teachers and civil servants. Now, all civil servants who are qualified may avail of this lowered optional retirement age if they wish to do so. At ating pong sinabi ay hindi ito bago sa sistema dahil noon pa man ay may mga sektor na ng ating lipunan ang pinayagang magretiro sa edad na 56 years old. Ulitin ko, ang pulis at ang mga militar. Huwag na nating ipagkait sa ilan nating maranasan ang benepisyo ng retirement life sa mas maagang panahon. Ano man po ang kanilang dahilan para dito, marapat lamang nating galangin ito at pagbigyan. Lalo na dahil sa panahon ng kanilang kabataan at kalakasan. At ay buong sigla at giting naman nilang ginampanan ang kanilang tungkulin bilang mga kawani ng ating pamahalaan, Mr. President. The CSC recently conducted a survey on its counterparts in the 9 ASEAN member states. The survey compiled pertinent data on retirement age, retirement package, health benefits, and other retirement incentives. It appears that compared to the other civil servants in the region, Filipino civil servants retire later than the others based on CSC data. Among our peers in Southeast Asia, the Philippines has in fact one of the oldest retirement age pegged at 60 years old and 65 years old. Kumpara sa ibang bansa na pwedeng kasing baba ng 40 taon. Itong parehas ng bilang na ito ay naguudyok sa atin na sumunod sa pamantayang ito. Ayon din po sa ulat na naitala
ng World Bank, tayo mga Pilipino ay may life expectancy o edad na inaasahang tumagal ang buhay ng 72 taon lamang o higit na mas mababa sa ating mga karatig bansa sa ASEAN gaya ng Malaysia, Singapore, Thailand at Vietnam na umabot sa edad na 76 hanggang 84 na taon. Halos kalahati o isang dekada lamang ang agwat niyan sa edad na kasalukuyang edad ng pagre-retiro. Wala tayong kasiguruhan kung ilan ang tatanda higit sa edad na yan. With this data on hand, indeed, we have to do something so that those who wish to enjoy their retirement earlier and have a longer life to spend with their family and loved ones will have that option. We maintain that the trend here in the region is a low optional retirement age and stress that we cannot compare ourselves with other countries increasing the retirement age, especially when we have a young and growing population. Marami tayong batang kababayan na posibleng maging bahagi ng ating labor force kumpara sa ibang karatig bansa natin na mas marami na ang nasa aging population. And with this measure, we will be opening doors to this younger population. To this younger population who wish to become part of government service. Wala po tayong talo dito, Mr. President. When we lower the retirement age, the GSIS will not die simply because their separation will mean the entry of new and younger Filipinos who will be given the chance to share their talents to the nation. Hindi po mababawasan ang mga contributors ng GSIS dahil siguradong may hahalili po sa kanilang iiwanang posisyon para maliwanag po. At sa kanilang pagtahak sa buhay retirado, mabibigyan din natin ng pagkakataon ang mga bagong sibol na makapagtatrabaho para sa ating hanay. Siguradong mayroong mga bagong papasok na may kaparehong sipag at tiyaga sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Hindi tayo magkakaroon ng malawakang kawalan ng kawani. Bagkus ay nagbibigay tayo ng oportunidad sa iba ang nais maisama sa hanay na mga lingkod bayan. Magandang mapag-isipan ang maging bunga ng pagpapaaga ng 4 taon para sa kwalipikado na sa optional retirement. Paniguradong win-win po ito. Mailalaan nila ang dagdag na panahong ito sa kanilang mga pamilya at para sa sarili na malayo sa work-related stress. Tumatakbo ang ating oras at mahalaga ang bawat sandali kasama ng ating mga mahal sa buhay. Hindi naman po katapusan ang kahulugan ng pagre-retiro. Kasama din sa opsyon nila ang maging produktibo sa iba pang bagay, hobbies o ibang passion nila. Naway kasama nila tayo na maitulak ang kanilang hangaring matamasa, ang bunga ng kanilang pagtatrabaho habang kaya pa ang kanilang mga tuhod. Ika nga, let them enjoy their pension while they are able to enjoy it. Hangad ko na hindi na nila kailangan maging baldado o magkaroon ng malubhang sakit para lamang mabigyan sila ng karapatan sa mas pinaagang edad ng pagre-retiro. Muli bilang isang deliberative body, inahain ko ang isang panukalang matagal ng panawagan ng ating mga kawani sa pamahalaan. At nagpapasalamat po tayo sa overwhelming support para sa committee ito na nagkaroon tayo ng 21 bilang na nalagda. Kaya again, Mr. President, thank you very much sa lahat ng sumuporta. Mabuhay po kayo. Thank you. Yeah.